Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesus Cristo, manhari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa sanay tutubos, purihin ng manunubos. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan.
at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Ang pinanahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng Anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tungtunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong, at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napook at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang sakit na nakakahawa at walang lunas. Sakit na naglalayo sa mga tao upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawahan. Isang karamdamang pisikal, ngunit abot hanggang kaisipan o mental, pati na espiritual. Tunog pamilyar po ba? Meron po ba kayong alam na ganitong klase ng sakit? Hindi po ito COVID. Ito yung sakit ng lalaki na bida sa ating kwentong narinig. Ito ay ang sakit na ketong. Dahil desperado at walang ibang lunas sa sakit na ito, kahit bawal ang lumapit sa tao, nangahas ang isang lalaking ketongin na humiling kay Jesus. Ang kanyang hiling ay kung ano ang ibig ni Jesus. Ang ibig ni Jesus. Sa ganitong kalagayan, ang dali-daling sabihin ang iyong kagustuhan, lalo na kung ikaw ay nahihirapan, lalo na kung gusto mo kagalingan. Pero hindi ito ang hiningi ng ketongin. Ang kanyang hiningi, kung ano ang ibig ni Jesus. Hinipo siya ni Jesus at sinabing, "Ibig ko, gumaling ka." Noon di, gumaling ang ketongin. Tunog pamilyar sa atin, hindi lang ang ganitong klase ng sakit. Dahil hindi ito malayo sa COVID. Pero mas higit na pamilyar ang karanasan ng ketongin sa panahong tayo ay desperado. Sa panahong wala tayong ibang alam na malalapitan. Sa panahong walang ibang makakatulong sa atin. Sa panahong alam natin, Diyos lang ang ating makakapitan. Pero, paano kung ang senaryo ay hindi tayo makalapit sa Diyos? Paano kung ang senaryo pinagbabawalan tayong lumapit sa Diyos? Nauso po ang online masses o live streaming masses sa mga social media. Ganon din sa telebisyon. Dahil hindi tayo literal na makapunta sa simbahan. Mayroong pumipigil. Ang simbahan ng Quiapo ay nauna nang nagla-live stream ng mga misa. Nagpapalabas ng mga misa gamit ang ating social media account. Dahil may mga taong hindi makapunta ng simbahan sapagkat malalayo sila. Maaring nasa ibang bansa o maaring may mga sakit. Yung mga mayroong pumipigil, Quiapo na mismo ang nagdala sa kanilang mga tahanan ng kanilang o ng mga misa at mapalapit sa Diyos. Nakakalungkot dahil may mga ganitong pagkilos. Kung titignan po ninyo ang simbahan ng Quiapo unang Biyernes ng buwan at taon, nakakalungkot may ganitong pagkilos. Pero bakit pagdating sa mga makamundong bagay, para tilang hinihikayat ang mga tao at hindi pinagbabawalan? Naikukumpara lamang po. Pero kahit may mga ganitong puwersa na pumipigil sa simbahan na magpanatili ng ating mga gawain, sadyang may hindi pa din maaawat at mapipigilan.
Ito ay ang mga taong desperado sa Diyos. Ito ang taong matindi ang pananampalataya sa Diyos. Ito ang mga taong nangangailangan at kumakapit sa Diyos. Sila yung mga taong tinutukoy ni San Juan sa ating unang pagbasa. Sila yung mga sumasampalataya sa poong Jesus Nazareno at naniniwala sa kanyang mga patotoo. Ganito po yung isang deboto ng Nazareno. Balik pa din ng balik sa Quiapo. Kahit pamasahe lang ang dala, hindi nagdadalawang isip na pumunta. Kahit pinapasara, hindi nangingiming sumulyap sa Nazareno at magpakita. Ito yung pananampalataya. Ito yung klase ng pananampalataya na hindi bumibitiw. Ito yung pananampalataya na kahit sarado ang simbahan, kahit may puwersang pumipigil, hindi nagpapaawat dahil sa Diyos lang tanging nakatingin. Sarado man ang ating simbahan ngayong kapistahan, hindi po ito dahilan para tayo ay hindi makapagdiwang. Dahil ang pagdiriwang kahit kailan hindi pwedeng mapigilan. Ang pagdiriwang ay nasa bawat deboto na hindi bumibitaw sa pananampalataya sa Nazareno. Kaya kahit saan, kahit malayo ka man, magdidiwang tayo ng kapistahan dahil ang pagdiriwang ay tungkol sa pananampalataya. Pwedeng saradong simbahan, pwedeng walang pisikal na pagdiriwang, pero hindi mapipigilan ang pagdiriwang ng isang deboto na sumasampalataya sa Nazareno. Mga kapatid, ito po ang tunay na pagdiriwang, ang pagkakaroon ng matindi at matibay na pananampalataya. Mahahadlangan lang ang ating pagdiriwang kapag tayo ay nawala sa ating pananampalataya. Yung ketongin, marahil may mga pumigil din sa kanya para si Jesus ay makita. Pero wala siyang nilabag na batas sa pagpapakita ng kanyang pananampalataya dahil hindi niya hinipo si Jesus. Yun lang naman ang bawal, ang makalapit at makahipo. Pero hinayaan niyang hipuin siya ni Jesus. Sa huli, nakuha niya hindi ang kanyang sariling gusto, kundi ang ibig ng poong Jesus Nazareno. Sarado man ang ating simbahan, hindi ka man makapunta sa Quiapo para ipakita at iparamdam ang iyong pananampalataya. Tandaan, ang pananampalataya at pagdiriwang natin, wala lang, hindi lang nakabase sa simbahan, kundi nakabase sa ating paniniwala at pagsampalataya sa ating mahal na Senyor. Kumapit lang, mga kapatid, hindi mo man masulyapan ng personal ang mahal na Senyor, siya ang lalapit at hihipo sa iyo ngayong kapistahan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng tulong upang siya ay gumaling. Lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. Ating sambitin, Ama, gawin mo kaming buo. Ama,
gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling, kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina, naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ang iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa Pasko bumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Kapasa manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Luhong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupuga
siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, nasaren mo, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, nasaren mo, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasing ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, ninulwalhati ka namin.
Panginoon.